finish line. So yan, inuunahan ni Rogelio at maganda yung pwesto ni Virgel ng Salang Bike Shop. At sa gitna si, ayun, ito yung headcam ni Rogelio. At yung bumanat, nag-sprint si Virgel ng Salang Bike Shop. Grabe, ang tulin. At yan, tinututukan siya ni Rogelio. At yan, sumukle. Medyo madami ngayong sumali sa part 2 ng 2020 race natin. So madaming grupo, iba't ibang lugar. Hindi kaya ng una, dito lang. Ang dami. Morning idol. Morning. Ay kuya. Uy. Magagandang vlog natin. Ayun o, maganda. Morning. Yes. Patay, ito pang malupitan, no? Ayun, morning. Anong grupo, pre? Assalam. Morning. Ano yung game plan? Anong game plan ngayon? Wala pa, maglalaro lang. Early morning. Morning. Okay, salam no. Ayun, mababa mo, sumakatawan pa lang. Oh. Morning. Idol, morning. Hello, Di. Sir, morning, good morning. Good morning. Ito pa si Doc Ryan. Morning. Masali ka ngayon? Hindi, mag-ride lang ako. Oo, mag-ride lang. Kasi yan, mag-ensayo. Eh, mani niya mabudol eh. Morning. Oy, nakaano na pala. Ito, ano tayo laban? Oy, si Idol pala, Miko. Masali ka ngayon, Idol? Oo, makikipula lang tayo. May ubo. Hindi ka mag-vlog? Hindi na muna. Pahinga muna. Gusto mo edit may vlog ko? Idol, morning. Idol. Idol, morning. Saan na ba tayo? Ano grupo niyo, sir? Bike for Life sa Abu Dhabi. Al-Ain. Ah, okay. Pero pa tayong dayong tagal Ain dito. Subok lang. Siyempre, dito. Sideline muna tayo. Sideline. Morning. LCW. Oh, yeah. Morning, sir. Morning. 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 Morning, sir. Morning. Pastor, morning. Ayun, ang pinakamama sa lahat to. Idol, morning. Morning. Grupo ng LCW. Ano sabay ako? Yan, sila. Sabay lang ako. Ano game plan, Gambal? Wala. Basta ano lang tayo, sunod lang. Ito parang, ito pala yung ano, FU. Pastor. Ayun, oh. Ino muna tayo tubig, baka mabunsol. Ayun o. Idol, ano, idol yung ano? Anong game plan? Ito dapat katama ko sa edit dito. Pero talaga o. Baka ikat naman doon. Ede. Panonoring ko to ha. Anong game plan? Ang game plan, dapat iluwasan nyo lang yung tangilid kasi pakalat na ako ng bubog doon. Tutok lang ng tutok ha. Kayo na hawak ng grupo natin. Okay, basta tutok ka lang. Basta sa gitna, nandun ka lang sa breakaway. Okay? Tutok lang ha. O tutok lang. Ikaw yung kakarga ng grupo natin. Takbo ang tito. Tutok mo na. Sa idol, ano pala, nandito eh. Yan, good luck master. Si Master John Ray, yung nanalo last na ako first race. Yung unang 20-20. Tutok lang po ulit. Good luck ha. Tayan. Ba't preso na una ka? Ayun. Abangan dito. Abangan natin. Tadyo siya. Kung ano yung speed niya, yung unang speed natin ha. Sa unang ikot, pero dito papakawalan na kayo rito banda. Okay? Nandito na lahat ng players. Nandito na lahat. Wala lang ikot, parang diyan? Isang ikot, neutral na. Pitong ikot kayo. Bakit ang breakaway ka na ba? Okay, ready? Kompleto na. Ready? Sino yung matak siya? Sasabay ba sila? Baka magsasupport eh. Okay, walang hazard ka mo. Walang hazard. Patanggal mo yung hazard sa kanila. Okay, ready? Okay. Just John Ray. Ready?
Ayun oh, ayun na. Pastor! Jan Ray! On mo na! Good luck, good luck! Good luck! Oh! Kala ko umiinom ka! At so konting recap lang mga Lodi, so yung race na to is ginanap sa Dera Island at ito is 30 km race at loop lang siya, 7 loops, so 4.5 each loop. So maganda dito, compare mo sa first 2020 race natin is opposite yung headwind. Last time sa kabilang side, ngayon sa side na yan. So ipapakita ko naman mamaya master kung saan yung hangin. At yan na nga, nag-start na yung race. At ang first loop nila is as usual, neutral zone. First loop, neutral zone. So in neutral zone, bawal muna maghapit dyan or breakaway attempt or any whatsoever team plan. So yan makita mo naman, inaalalayan ng dalawang sasakyan para walang magtangkang mag-breakaway or mag-high ng speed. So yan, makita mo dalawang block pa yung sasakyan, parang merong ano. So mamaya pag after first loop dun natin makikita yung action. At yung event na to is inorganize ng Dubai Roadies para to encourage na yung mga kabayan na nagbabike as a competitive event. So yan, maganda kasi gaya ng last year, from Dubai lang yung mga sumasali. So ngayon maganda kasi maraming in-invite at maraming sumali from outside Dubai. So meron tayong team na sa Al-Ain at team na sa Abu Dhabi. So maganda kasi yung mga malalakas dun is dumayo pa dito. At madami ding mga ex-pro yung nakasali dito. So maya-maya, ipapakilala ko sa inyo isa-isa through breakaway kung sino yung sa spotlight na natin sa breakaway, anumang action yung mangyari. So ang mga team na kasali dito is syempre FU, yung Friends Unlimited, Team EC, okay? LCW, Life Cycle Work, Dubai Roadies, Salam Bike Shop ng Al-Ain, Bike is Life ng Abu Dhabi. So imagine niyo mga Lodi, dami ang layo ng mga dinayo nila para ma-experience din nila yung 2020 race natin. Oh, so yan, makikita nyo, naghahanapan na sila ng kanya-kanyang pwesto kasi malapit nang matapos yung neutral zone or first loop. So yan, malapit na, excited na ako kasi malamang unang second loop, malamang unang may babanat agad yan. Tignan natin kung sino yung babanat. Okay, at tapos na yung neutral zone. So second lap na at start na talaga ng race. At nag-start siya sa headwind. So ang part niya is headwind. At syempre kung headwind, kung ano man yung team tactics na gawin nyo, dyan yung pinakamagandang umatake. At yan, game mode on na. At yan, tignan natin kung anong grupo ang unang atake. At yan, makikita nyo medyo bumilis. At yan, tumayo si Jay Tolentino ng Team EC. At tignan natin kung may susunod sa kanya. Okay? So yan, makikita natin, walang tumayo. At parang hinayaan nila si Jay na umatake. Si Jay Tolentino nga pala is ex-pro ng Nueva Ecija. At lahat kilala yan at nirespeto yan si Jay kasi sobrang lakas yan. Lalo na yung pag-breakaway niya. Breakaway artist yan at sobrang lakas niyan. At sa first race natin, makikita mo, siya din yung naka-podium. Okay, siya yung nag second place ng ang una nating pakarera. At yan oh, parang nilalangoy niya lang yung headwind. Hindi niya ramdam yung headwind. At makikita niyo mga Lodi, ang ganda ng posture niya. Okay, naka-drop talaga siya at aerong-aero. At yung bike niya is yung Trek Madon, parang ginawa pa talaga para sa kanya. Okay? At tignan natin ha, kasi bumibilis din yung peloton at medyo bumagal siya ng bahagya kasi syempre headwind yan. Tignan natin kung kakainin siya ng peloton. Ayun, kinain na nga. At merong second attempt ng breakaway. At tignan natin kung sino yung nag-second attempt ng breakaway na yan. Okay, so makikita natin Team Salam ng Al-Ain, si Master Kim. At yung kasama niya sa breakaway is si Master Pepix ng Team EC. Okay? At tignan natin kung makakalayo nga sila kasi sa part na yan is tailwind. Okay? At kung tailwind, dapat yung speed mo doble pa sa kung ano po yung
high speed na kayainin mo kasi kapag tailwind, madali lang makapag-draft yung kung sino yung sa likod mo. At yung mga breakaway or chase group, mabilis lang din nila mahapol. So yung dapat yung speed mo talaga dyan is more than sa high speed na kaya mo. So tignan natin kung saan magiging successful yung second breakaway attempt na yan. So yan, nakita din natin sa lamp ang nag-initiate for breakaway and Team Easy. So sa pangalong breakaway, Team Easy nandyan pa din. So sila-sila pa din. Tignan natin kung anong mangyayari. Bumibilis yung peloton. Okay? At tingin ko malapit na silang mahabol kasi yung layo lang yan, mga around 10 seconds to 15 seconds. At makikita natin kung sino yung kumakarga sa chase group. Ayun, at lumapit nga yung chasing group. At ni-lead out siya ni John Ray Bukat ng LCW at ni Eman at ni Master Jeric ng Team EC, kasi hindi lang siya naka-jersey. At yun, makita nyo, hindi successful yung second breakaway. At sobrang lakas ng mga rider sa peloton, kaya hindi ka basta-bastang makakalayo. Unlike nung first race natin, first to second to third attempt lang, yun, kalas-kalas na. So yan, tignan natin, maganda yung action kasi ang lalakas nila. At yan, patapos na yung tailwind. At doon na tayo sa headwind na bakbakan. Tingnan natin kung may attempt ng breakaway. So as for the record, yung first breakaway was attempted by Jay Tolentino. Okay? At yung second breakaway attempt naman was attempted by Salam. Salam ng Alain. At may kadikit siyang Team Easy. So dalawang beses yung Team Easy na sa breakaway attempt. Okay? At yan, makikita nyo sa headwind, nag-try din, okay, yung FU Friends Unlimited ng breakaway. Okay, at dinikitan siya ng isang Team Easy na si Jeric. So yung sa breakaway na yan, makikita ni si John Ray ng Friends Unlimited at Rogelio ng Friends Unlimited. So silang dalawa din yung nag-podium nung last race natin. Okay, at kung sa speed update naman yung gusto nyong malaman, sa headwind na yan is tumatakbo sila ng around 55 kilometers per hour. Okay, kanina sa tailwind, umaabot sila ng 50 to 55. Pero kung 50 kilometers ka sa headwind, ibang level na yon, talagang bukas baga ka talaga. So yan, nag-breakaway si John Ray ng Friends Unlimited. At bumagal si Rogelio. At nasama niya yung isa na si Jeric. So tignan natin, kaso tailwind to. Okay, kung magiging successful ba yung breakaway ni John Ray. Kasi tailwind, mabilis lang yan habulin. So tignan natin kung kakayanin niya mag-breakaway sa tailwind. Si John Ray, siya pala yung nanalo sa unang pakarera natin. So medyo bibilisan natin yung speed kasi para hindi kakain ng oras. At makikita nyo mga around 7 seconds yung layo niya sa breakaway. Kung 7 seconds, malapit pa yan kasi tailwind. Okay, pero kung 7 seconds sa headwind, yan, iba naman yung usapan doon. So tignan natin kung kakayanin niya mag-breakaway. Kaso I'm doubtful kasi ang daming malalakas na hindi pa umaatake sa peloton. Lumalapit yung peloton sa kanya at madali siyang malapit na siyang kainin. So laban lang, Friends Unlimited, laban lang, okay? So kapag nakain siya ulit, tignan natin ulit kung sino ulit yung fourth attempt ng breakaway. So hindi din naging successful yung Friends Unlimited. Umabol yung chase group by the lead out of Kim ng Team EC. At yan, tignan natin kung may mag-a-attempt pa ba ng next breakaway kasi buo ulit yung peloton natin. At yun, nung headwind, medyo kinat lang natin kasi
nasa peloton ng lahat. At yan, bago mag-tailwind ulit, bumanat si Rogelio ng Friends Unlimited at tinutukan siya ni Master Aro ng Team Easy at ni Moy ng Friends Unlimited at ng Team Salam na si Master Verhel. Okay, so si Master Verhel is ex-pro din yan from Al-Ain. Okay, so apat sila yung nag-attempt ng fourth breakaway. Okay, so ito kung apat, tignan natin kung magiging successful kasi sa part na yan, medyo laspag na din lahat ng rider. So yan, si Moy bumanat siya at dirikitan siya ni Verhel ng Team Salam ng Al-Ain, okay? At medyo na pag-iwanan lang ng 1 to 2 seconds si Master Aaron at si Rogelio. At yan, makita mo naka-aero position si Master Moy ng Friends Unlimited. At yan, parang lumaki ng 5 seconds yung gap kasi tailwind. Okay, so tignan natin ha kung madidikitan pa sila at kung gaano na ba kalayo yung peloton sa kanila. At yan, hindi pumalit si Verhel. Okay? At nagtinginan silang dalawa. Okay? So hindi ko alam kung ano yung pinaplano ni Verhel. At medyo hindi siya nakasab agad. At yan, kung makikita nyo yung naputol kanina is nahabol sila ng peloton. So sila na lang nagiging breakaway. So dalawa sila yung breakaway. Okay? At yan, bumibilis ulit. Bumibilis na bumibilis yung peloton. So tignan natin ha kung sa pang fourth attempt magiging successful na nga. Okay? At yan, ipo-forward lang natin ang bahagya para hindi siya kakain ng oras. At yan, nakita nyo yung dadaanan nila yung mga na-drop noong second loop. So yan, mga around 4th to 5th to 6th loop na ata ito. 4th to 5th loop na ito. So yan, ipo-forward lang natin ha para hindi boring yung race na yan. At yan, nagtutulungan sila, okay? At yung layo ng peloton sa kanila ay same lang ng around 2 seconds. Okay, at yan, bumanat si Verhel. Bumanat siya kasi parating na ng headwind ito. At yun, naabutan kami ng stoplight. At medyo risky din yung nangyari kasi yung isang sasakyan is naabutan ng stoplight. So, palapit na yung peloton. So, sobrang delikado. Kaya, pinilit ng idiretso. Okay, kaya stoplight kasi delikado na magbulpuhan yung peloton na yan. So, hindi nila matutuloy o one lane bigla yan. Kasi, ang bilis din, ang tuloy ng takbuhan nila. At yan, ang layo ata ng breakaway is around 20 seconds, 20 to 30 seconds. At punta na tayo sa headwind. At nasa 5th lap na tayo. Okay, last 2 more laps. At nasa headwind na tayo at nakikita mo yung speed nila medyo bumagal kasi sobrang lakas talaga ng hangin na yan. Okay? At maraming nag-attempt na mag-chase, okay, sa breakaway. Okay? Marami. So mga ilang grupo yung nag-attempt na mag-chase kasi headwind yan yung better opportunity na para makadikit sa breakaway. Okay? At yung naging successful sa pag-chase is si tignan natin kung sino yung nakapag-chase. Okay, si Aaron ng Team Easy at si Rogelio, sila pa din. So, nadugtong nila. Okay, so naging apat ulit sila at sila ding dalawa yung kinahin kanina at nakalabas ulit. Okay, so apat sila. So, headwind to at bumabog kung makikita bumabagal yung peloton na yan. At sila yung bumibilis. At kinek ko din yung speed na yan is umaabot sila dyan ng around 49 kilometers per hour sa sobrang lakas ng hangin. Okay? At magtutulungan na. Kailangan lang nila magtulungan kasi last 2 laps left. Okay? Kailangan lang nilang apat magtulungan. So, sa tingin ko final breakaway na to. Okay? Kasi medyo laspag na yung nasa likod.
At nasa final breakaway na to is si Aaron ng Team Easy. Okay? Si Moy. Si Moy ng Friends Unlimited. Si Rogelio ng Friends Unlimited. At si Verhel. Verhel lang sa Lab. Okay? Sa Lab Bike Shop ng LA. Okay? At yan, dalawa. Dalawa laban sa individual group. Okay? So, dalawang Friends Unlimited, isang Team Easy, at isang Salam Bike Shop group. At yan, sa tingin ko na final breakaway na yan. At makikita nyo, Master Aaron ng Team Easy pa din, ang nakikita ko dyan. At si Rogelio ng Friends Unlimited. So, sila din yung nasa podium, nag-podium nung last race natin. So, nadagdagan lang tayo ng dalawang bagong mga malalakas na rider, si Moy, si Moy ng Friends Unlimited, at si Verhel ng Salam Bike Shop. At makikita ko dito is lumalayo yung peloton sa kanila. Siguro kasi successful yung ano nila, yung tulungan nila. Okay? At talagang evenly yung trangkuhan nila sa segundo. Okay? Ang layo ng peloton sa grupo. Okay? So, makikita natin, headwind na ulit 'to. At wala pa ding pagbabago. Okay? So, sila pa din apat. At hintayin natin kung merong babanat ba diyan. Okay? Kasi tingin ko ang may right lang bumanat diyan is yung FU. Okay 'yun. Si Moy, sumuko na sa headwind. Okay? At nakita natin na ang galing din ang ginawa ni Moy for the fourth breakaway, na siya yung nag-attempt nun at hinila niya si katim niya na si Rogelio, okay? So yan, magkakaibang grupo lahat, so walang korpuhan. At bumibilis yung pace nila kasi parang last loop na yan, or one and a half loop left. At yan, makikita natin sa likod is si J. Tolentino nag-attempt na mag-chase sa breakaway para at least patulungan niya yung kakorpo niyang si Aaron ng Team Easy. Okay? So, tignan natin kung mahahabol niya. Pero so far, nakikita ko ang layo niya talaga sa breakaway. Okay? Kasi bumibilis din yung pace ng breakaway na yon kasi tailwind na. At yan, yung peloton, mabilis pa din pero tignan natin. Kumahabol nila yung chase, kung sino pa yung mag-chase group dyan. Okay, so meron humahapit na grupo, si Kim at LCW. Okay, Team Easy, LCW at yung peloton, no? Konti na lang silang natitira. So marami na talagang nalalagas. At yung mga natitira is yung talagang may baga na kaya magpagbakbakan. So, ang layo nila dyan sa breakaway is around 2 to 3 minutes. Okay, so makikita natin, manapit pong naka-pink at naka-blue-red. So, Team Easy and Friends Unlimited. So, yan, Salam. Grabe, ang dami din nila. Okay, so, yan. Tignan natin kasi last loop na ito. So, tignan natin mamaya kung sino yung magiging wagi ang mananalo sa second 2020 race natin. At so, yan, si John Ray. Nagre-relax na lang sa likod. At tingin ko, di ko pa makita kung ano talagang binabalak nila. Okay, so yan. Tingin ko umiinom na sila. At nag-freshen up na sila para sa chase group. So, gaya sa first race natin, titignan natin kung gaano nga sila kalayo sa breakaway by speeding up sa speed ng sasakyan natin. Okay? So, makita natin may nabuong chase group. Okay? So, 4-man chase group na nililead out ni Jun Ray Bukat ng LCW. Okay? At meron tayong solo chase group na si, tingin ko si J. Tolentino ng Team Easy. At sa ngayon, hinahabol din nila si J para mabuo din. So, grabe, solo chasing lang si Master J. Tolentino. At yan, papakita ko sa inyo kung gaano nga sila kalayo.
At yun, nasa headwind na tayo. At ito na yung last lap or last loop nila. So, sa ganun kalayo, tingin ko ito na yung magpo-podium silang tatlo. Okay, so doon na lang natin malalaman mamaya kung sino mag-first, second, at third. So, ipo-forward lang natin. Kasi, ganun lang din, no? Kapapatay siya ng oras. So, same lang din makikita natin. So, evenly yung trangkuhan nila sa minuto. Walang dayaan yan. Kasi, walang kurpuan. Magkakaibang grupo sila lahat. So, respeto din yun, yung kagandaan. Kasi, marunong karong respeto sa katiya sa kasamahan mo sa breakaway para lumayo kayo. So, hindi yung magsiskip ka ng trangko mo at tumuto ka lang. So, pangit yun. Kung sa mga puti, mumurahin ka nila kung nasa karera ka at magtututo ka lang. Sasabihan ka nilang wala kang bayag or wala kang balls. Kaya yung mga kabayan, hindi ganun. Talagang may bayag yan, hindi na kanila kailangan sabihan. So, alam nila yung responsibilidad nila kung nasa breakaway na sila. At yan, ulitin natin, ang nasa breakaway at sigurado magpo-podium is sina Rogelio ng Friends Unlimited, si Master Aaron ng Team Easy, at si Virgel ng Salam Bike Shop na dumayo pa yan from LA. Kung makikita nyo, parang bumagal yung face nila kasi nagko-conserve sila ng energy. Okay, kasi mga around 1 kilometer left or 800 meters left na lang to the finish line. So, naghahanap sila ng magandang pwesto to the final sprint. Okay, so kasi yung final sprint niyan is headwind. So, magandang labanan to. So, nagtitinginan talaga sila. At yan, may paparating na action kasi mga around 500 meters left to the finish line. So yan, inuunahan ni Rogelio at maganda yung pwesto ni Virgel ng Salam Bike Shop. At nasa gitna si, ayun, ito yung headcam ni Rogelio. At yung bumanat, nag-sprint si Virgel ng Salam Bike Shop. Grabe, ang tulin. At yan, tinututukan siya ni Rogelio. At yan, sumukle si Rogelio ng Friends Unlimited. At yan, pantay sila at malapit na sila. At yan, tignan natin kung sino yung... Oh, yun. Parang nakuha ni Master Rogelio ng Friends Unlimited yung panalo. Pero sobrang lapit. At tignan natin sa video finish. Kung ano ba talaga yung tunay nangyari in slow motion. Ayun, yan, makita natin. Ayun, nag-bike throw si Rogelio. Grabe, ang lupit. 0.1 seconds ang layong lupit ng bike throw na yun. Ayun o. Si Rogelio nakakuha. Rogelio. Ayun o, kuya, master. F.U. Kami na, kuya. Sacrifice ko na to, ah. Congrats. Ayun o. Finally, Tom! Okay, panalo, F.U. Grabe yung effort ni Master Moy! Galing! Saan si Master Moy? Idol! Idol! Saan si Rogelio? Congrats! Oh! Supot! Balita! Ayun o, galing! Galing ng effort mo, Idol! Kitang-kita! Ano nangyari? Ay, na-plat! Okay lang. Rogelio! Photo finish! Oh, Rogelio! Congrats! Okay! Congrats! Ando no? Ano din ka tayo si kuya? Ay! Hindi kayo sumali! Guys, tayo sa parking! Okay, saan sila? Ikot muna kami! Ano ate? Ay, ito, dito! Congrats ate! Successful yung event! Ano ba sabi mo? Napagod ako ah! Ngayon lang ako nakainom ng tubig! Salamat! Happy at nag-enjoy lahat! Ano kuya? Fifth place! Yung ating panglima! Tara, papapon na tayo dito lahat! Okay! Tatawagin po natin si... Jay Tolentino! Ayan. Ayan na, bagong ligo! Bagong ligo. Ayan. Akala ng peloton, si Jay yung breakaway. Jay Tolentino! Okay. Ako na si Jay ngayon. Ito si Jay Tolentino ngayon, umaba buhok. Picture, okay.
Ang ating, wala pang ano? Okay. Irani the Pogi. Okay, ang ating P-Place. Okay. Picture. Okay na? Okay, thank you so much, bro. Okay, tawagin natin yung fourth place. Fourth place po. Eman. 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 Eman the Pogi. Hindi kayo fourth place. Hindi ko. Eman. Ayan natin si Eman. Ayan si Eman. Fourth place. Eman. Mr. Eman! Ang kulang na natin isang pulang ha, pagkulay! Silba na ito! Ito kay Eman! Bike! Sama yung bike! Kasi... Sponsor ng Parfus to eh! Okay! Ang nabibigay natin kay Eman ay isang kids! Aaron. Okay. Okay, at tawagin naman po natin yung ating Second place. Teka muna, mayroon ko palang award sa 50% sa masaya pre. Bigay nga pala ito ng LCW. Wow. Marami salamat sa LCW. Okay, susunod naman, tawagin natin yung second place. Second place natin, from Abu Dhabi. Brian? Lodi. Second. Point one second. Point two seconds yung difference. Pero mo, 0.2 seconds lang ang difference. Konti lang. 0.02, di ba? 0.02. Bigay na rin natin ang award niya. At meron ko rin 50% discount. At dahil winner yan, yung nag-uusap ko yung may-ari ng Bems. Ibibigay sana ang pinakamaganda. Ito na lagi kita nakikita rin sana. May bag ka na. Ano? 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 Ano?
Ano masasabi mo kaya sa karera? Galing, ganda. Sulit ang kissing.